Suportado ng Malacanang ang hiling ng Kamara para sa partial lifting ng temporary restraining order sa paglalabas ng nalalabing PDAF ngayong 2013. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, naghain na ng komento tungkol dito ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. Pero paglilinaw niya, ang alokasyon para sa educational at medical assistance lamang ang sakop ng partial lifting ng TRO kung sakasakali. Aminado si House Speaker Sonny Belmonte na pinakaapektado ng pagpigil sa paglabas ng PDAF ang mga kababayang tinutulungan ng mga mambabatas. Kaya nakikiusap din siya na pahintulutan ng korte ang paglalabas ng mahigit 14 billion pesos na pondo para sa mga scholar at may sakit. Ayon pa kay Eastern Samar Representative Ben Evardone, mahigit 400,000 scholar na naka-enroll ngayong taon ang posibleng maapektuhan kung hindi mailalabas ang PDAF ng mga mambabatas.